Sakuha ng CCTV sa loob ng emergency room ng Southern Philippines Medical Center sa Davao City noong Miyerkules ng hapon. Makikita ang lalaking nakaitim na nakatayo sa tabi ng patient's bed. Nakatingin siya sa isang nurse na lumapit sa pasyente sa katabing kama. Nang umalis ang nurse, tila may kinuha ang lalaki mula sa higaan ng pasyente at dali-dali siyang lumapit sa nakaupong OJT na medicine student. Hinila ang buhok at sinaksak sa leeg gamit ang syringe o hiringgilya. Sinalakay din niya ang kaaalis lang na nurse at sinaksak din sa leeg. Nagtamo lang ng galos ang nurse dahil nabaon sa leeg ng medicine student ang hiringgilya. Tumakbo ang sospek palayo pero nahuli rin. Nakilala ang sospek na si Jesus Dayundon Manalo, 41 anyos, taga Kabagayan, Tarragona, Davao Oriental. Ayon sa mga pulis, naaburido ang sospek nang hindi agad na asikaso ng mga nurse ang anak niyang nasagasaan. Ikuha niya itong sirens ito nga. Kwento ng pulis na si PO3 Ruben Corsino, kinuha ng sospek ang syringe na naiwan ng nurse at siyang ginamit panaksak. Inamin naman ito ng sospek. Sabi niya, nag-init ang kanyang ulo dahil natatakot siya sa kahihinatnan ng kanyang anak. Paliwanag ng SPMC, hindi pinabayaan ang anak ni Jesus. Inasikaso ito nang dumating sa ospital. Nang masigurong ligtas na ito, inasikaso muna ng mga nurse ang iba pang pasyente. Na-explain po sa kanya yung mga kalakaran sa ER at kung bakit kailangan dun muna sila mag-intay habang nag-iintay po ng bakante sa na maisaka sila sa itaas. Sa ngayon, ligtas na ang dalawang biktima na nakabalik na sa trabaho. Nakulong naman ang sospek na sinampahan ng kasong frustrated homicide. Ara Casas, ABS-CBN News, Davao City.